Alam ko, kahit hindi mo sinasabi sa akin, masakit sa'yo yung ginawa mo kay Attorney Mayor. Ayoko naman po talagang gawin sa kanya yung tinang eh. Kung alam lang po niya. Noong pagkasama po kami sa dinner, nabuo po ulit yung pangarap ko na magkaroon ng buong pamilya. Yung pag-uwi ko sa bahay, sasalubungin po ako nung magulang ko. Tapos pag may problema ako, may magulang ako na masasabihan. Parang ginagawa mo po sa akin. Kaya nung tinang parang hanggang pangarap na lang po yun eh. Talaga bang susukuan mo na yung nani at tatay mo? Para naman po ako magiging masaya. Ang daming nadurusa dahil dun sa pangarap ko na makasama lang sila. Kaya, kahit masakit mo na nasasaktan ko si Attorney Mayor, itutuloy ko na lang po yun para layuan niya na ako. Tayo. Kahit doble po yung sakit sa akin ng tinang. Kung yan talaga ang gusto mo, susuportahan kita. Anak, gagawin ko ang lahat para hindi na nila magulo ang buhay mo. Kahit pa makipagpatayan ako. Sinubukan ko na ngang kausapin si Ramir, kaso ayaw pa niyang bumalik dito sa amin. Eh kung ako rin lang yung mag-iisip ng solusyon para hindi matuloy yung annulment namin, ano bang silbi mo, Attorney Gaanan? Ma'am, huwag mo namang awayin yung abogado mo. Eh nakakainis na kasi. Hindi niya ako mabigyan ng magandang rason bakit hindi pwedeng ma-dismiss yung aming annulment o bakit man lang hindi niya pwedeng patagalin yung proseso. So, wala na bang ibang way? Talagang makakalaya na si Dad sa atin? Pagpatay na ako, doon lang mangyayari yon, Tracy. But don't worry, kung kailangang araw-arawin ko siya napuntahan para lang bumalik siya sa atin, gagawin ko. Mom, baka naman manipulate lang naman nililet sa kani Attorney Mercedad. May kabutihan pa rin naman yun. Baka mas lumambot siya kapag nakausap mo siya ng mas maayos. Pinag-aaralan ko ng mabuti yung Baldomera case. And now, Mrs. Baldomera is having second thoughts in pursuing the case against... Mara? Are you okay? Yes, I'm okay. May iniisip lang ako. What's happening? Era, maybe just leave us for a little bit, right?
Mer, you're staring off into space. Are you sure you're okay? Yes, I'm fine. I'm not feeling well. Wala lang akong tulog last night. Oh my gosh, you're burning. Mer, you have a fever. Come on, let's go to the clinic, okay? No, please. No, I'm gonna be fine. Spanky, thank Mer, you. Mer, come on. No, I'm fine. I can handle this. Are you sure you're gonna be okay? Mabuti naman, nagkaroon ka na ng time para makapag-bonding tayo. Oh, dito muna lang sa Keystone, puntahan ha? Bumili ako ng favorite pastries mo. Okay. Ibibilin ko na lang sa staff na papasukin ka. Tsaka, Lilette, kailangan ko na rin ng ibang kausap. I'll see you, anak. Nagsisinungaling si Trixie at inosente si Ino? For the nth time, na-declare na ng court na inosente si Ino. Nag-message na ako kay Carl Lorena gamit yung bago kong account. Yung mami ni Ino. Mabuti na nga lang, madaling hanapin yung pangalan niya sa social media. Tama ba yung ginagawa mo yun, ate? Oo naman. Para malaman niya yung kalokohang ginagawa ng anak niya. Alam mo, ikaw kasi dapat hindi mo binitawan yun si Attorney Simmons. Alam mo ba, kanina ko pa rin siya tinatawagan pero hindi niya ako sinasagot. Natatakot na kasi ako ituloy yung case. Natatakot din ako sa mga bantahan ni Ino. Tapos ano? Gagawin naman niya sa iba yung kawalangyaan niya? At saka isa pa, paano ka nakakasiguro na hindi itutuloy ni Ino yung balak niya sa'yo? Yung mga banta niya, kapag nanahimik ka? Hmm? Nakalimutan mo na ba yung sinabi ni Attorney Simon sa atin? There are legal ways para mapatigil si Ino sa balak niya. Ang kailangan lang natin, maunahan siya. Oh, ate, saan ka pupunta? Sa Keystone. Kailangan kong makausap si Attorney Simmons. Kasi kung ayaw mong kumilos, ako ang gagawa ng paraan para lang matigil yung kahayupan niya si Ino.